Hi, Press. Thank you so much sa pag-share mo ngayong araw na to. Ang dami kong nailista, nalaman ko na ang lalaki pala mas mabilis. Bumaba ang ano, ang glutathione compared sa mga kababaihan, 'di ba? True. Kasi dahil sabi mo nga, somehow sila yung mas ano eh, mas may bisyo. Totoo 'yun. 'Di ba? Oo, kami talaga mga babae, mga mababait talaga kami. Talaga lang. So, ang dami kong isinulat eh. Oh. Okay. Ang dami mong ano, ang daming bago. Ang dami na palang, ang dami palang studies ngayon, Doc, na nako-connect yung glutathione na dun sa mga tinamaan ng ano ng COVID, no? Hanggang wala kasing vaccine at walang definite na gamot, more of prevention yung ino-offer natin, no? Oo. Kaya gusto ko lang sabihin sa lahat na kasama ng pag-inom ng alkaline C at alkawite, sa lahat ng members natin, mas magandang kumpleto ang immunization, no? Flu vaccine every year at pneumococcal once every 5 years, no? Okay. Para kung sakali man, no? Oo. Okay, dun sa mga Emcoreans, eto na yung ano time na pwede kayong magtanong kay Doc. Iko-comment nyo lang and then babasahin namin. Okay, para masasagot ni Doc kung ano yung tanong nyo. Kasi hindi nakikita ni Doc yung ano, yung live natin, nasa ano lang siya, nasa studio lang natin siya ngayon. Di ba magli-lead ng kidney stones yung over intake of alkaline C? Common ano to eh, no? Common question. Sige, okay. Commonly asked question. Ang ano po, ang tawag, ang bato po sa bato or kidney stones, maraming klase, no? Kadalasan po, ang bato sa bato or kidney stones ay nagmumula sa infection. Meron po kasing napakaliit na yung mga tao po na merong hyperoxaluria, ibig sabihin may genetic defects, no? Hindi po sila pwedeng uminom ng matataas na dose ng calcium. Sila lang po yung merong pinatakal na kailangan ng vitamin C. But that's less than 2% of the population. Karamihan po ng may kidney stones, para po makasiguro, kailangan po kayong magpa-stone analysis. Ipasuri po kung ano yung klase ng bato sa bato. Iba-iba pala yung Doc, ano? Iba't ibang klase yan. Anong klase, Doc, yung ano, yung batugan? Ano kayang klase ng bato yun? Ipiprepare natin yung gamot mo. Painom muna. Ate Che, painom muna. Batugan yun. Kulang yun sa acetylcholine. Ayun. Eto pa, Doc. Nakakaputi po ba ang gluta? Kung babalikan po natin yung slide natin ng ectoderm, endoderm, di ba? Bago nyo po mahanap yung pagputi na kailangan nyo, inaayos muna ng glutathione yung katawan natin. Gusto ko pong kunin yung pagkakataon na to kasi minsan, ang ginagamit natin salita desired side effects, no? Correct. Ang tama pong paggamit ay dose-dependent effect. Ibig sabihin, no? Nagsulat, no? Kapag ininom niyo po siya na times 10 lang nung timbang mo, yung formula bigay na lang natin sa kanila, aayusin niya yung katawan. Pero kapag tinaasan mo yung dose, yun ang tinatawag na dose-dependent effects. Kasi mas uunahin ng katawan yung health, no? Immunity muna before beauty. At pag mapapansin nyo, makikita mo naman yung taong healthy, kahit hindi maputi, malinaw, klaro, may magandang aura. Light lang. Kaya po, yung sinasabi po natin, no? Simula po ngayon, ang gagamitin natin ay dose-dependent effect, no? Kasi yun po, habang tumataas yung dose ng glutathione times 20, times 40 sa timbang, at ayos na yung kailangang ayusin, malinis na yung atay, saka lang pupuputi ang balat. Yun! So, kailangan... So, ibig sabihin, pag umiinom siya na 24 alkawite, pero wala siya nakikita outside, ibig sabihin, nagre-repair inside. Oo. Ibig sabihin, maraming inaayos sa loob. Oo. Kaya po, susundan natin yung formula, kunin niyo po yung timbang niyo. Kung gusto niyo po na internal lang, ita times 10. Pero kung gusto niyo po na talagang makita beauty inside and out, may beauty and immunity,
ita times 20 nyo yan or ita times 40. Ako po, umiinom ako ng 6 araw-araw. Kaya po, ako rin. Doc, with Kirk's GBS condition, Doc, is it okay for him to have a flu vaccine or not? Thank you. Yes. No? Ang GBS po kasi, para sa kaalaman... Guillain-Barré syndrome yan, Doc, na? Tama, no? Mm-hmm. Ang GBS po ay nakukuha yan after ka magka-infection at inaatake nung katawan mo yung nerves mo kasi nag-cross-react siya doon sa virus or sa antigen. Yung flu vaccine po na binibigay ng doktor nyo ay nagko-contain ng inactivated na virus. Ibig sabihin, patay na. Parang mga chinap-chop na protina lang. No? Mm-hmm. At na hindi po siya nagko-cross-react sa GBS. Ang maganda po dyan, no, kapag protektado ka sa flu vaccine, less chances kang magkakaroon ng recurrence ng GBS. Anybody po above 6 months, pwede na pong bigyan ng flu vaccine. Once a year. Doc, another question. Yung 5 years old, pwede, ano, pwede na magluta? Bakit? Yes po. Pwede na, Doc? Yes. No, uh-oh. Iniisip kasi natin, no, yung traditional na pag-iisip, pang puti, pang patanda lang o ganun. Pero lahat po ng bata ng less than 7 years old, yan po yung nasa commercial ng gatas, yung may brain gap. Mm. Naalala niyo yun? Yes, brain gap. 7 years old, bago ka tumapak ng grade 1, mabilis na de-develop ang utak. Kaya mas kailangan nila ng supplementation para ma-achieve nila yung dapat magiging second honor, magiging valedictorian. No? Oh! Mas kailangan po ng katawan, lalo na ng mga bata, during periods of intense growth. So, dapat bago pumasok, during puberty, yung pagbibinata o pagdadalaga, pagbubuntis, mm-hmm. lahat po yan, mas kailangan. Ayun, nasagot na ni Doc. Kasi sabi, buntis po, buntis. Pwede. Yes. Pwede kahit po, no? Kung buntis, pwede. Mukhang buntis, pwede din. Pwede rin. Pero po, no, kailangan po, no, hindi ko lang nasabi na hindi pantay-pantay ang glutathione. Ang hahanapin niyo po yung L-type ng glutathione. Yun. Dalawang klase po kasi yan. Meron tayong tinatawag na D-type, no? Iba naman po ang inaayos nun. Yung gusto po natin, yung L-type. At pasok po yung, nasa mga camera ko, pasok po yung alkawide dyan. No? Doc, meron pa. Eto, Doc, pwede po ba gluta sa may UTI at low blood pressure? Dapat nga, alam mo masasagot ko yan, kung nagugluta ka, hindi ka na dapat nagkaka-UTI at naglo-low blood. Yes. Ayun. Na yes. No? So yes sa UTI, that. Yes sa low blood. Okay, eto pa Doc. Doc, ilang capsule po ba pwede inumin ng 24 alkaline C and alkawite kapag may hyperthyroidism? Salamat po. Okay, no? Normally kasi, ang isang tao kailangan umiinom ng 6, no? Tapos yung tinatawag na hyperthyroidism, guys, ito yung thyroid natin. Okay? Kapag lumalaki siya, ang tawag goiter. Kapag maliit siya, tapos mataas yung hormones na pinoproduce, hyperthyroid. Kapag mababa, hypothyroid. No? Ang safe na answer po dyan, magdadagdag ka ng 4. Kaya lang, kailangan pong binabase yan sa tinatawag na thyroid function test. Meron pong kinukuhang hormone sa dugo at doon po binabase kung gaano karami or kababa. No, so, kailangan magpa-laboratory siya, Doc? Yes po. Okay, no? Pero doon po sa may hyperthyroidism, very safe po, ibabase yung sa alkawite natin, ibabase nyo yan, depende sa timbang. Ang hyperthyroidism, kailangan po yung body weight times 20. So, kung 50 kilos ka... Set up na lang kita. O, ganito na lang. No? Compute, Doc. O, ganito. Kapag ikaw ay 75 kilos hanggang 75 hanggang 55, tatlo automatic yung pinakamababang kailangan mo. Okay, nainumin ng alkawite. Oo. Kapag 55 pababa, 2. Okay. Kapag 76 pataas, 4. Alright. Okay. So, paano ako 20? Natangimi si Doc. Alam mo, meron talaga yung sense ang hindi maipaliwanag eh.
Pag-aaralan natin yan. Lagay natin sa laboratory yan. Doc, another question. May allergy po kasi ang anak ko. Allergic rhinitis. 12 years old. Can I give him Alka-White? Alka-White and Alkaline C. No? Ang Alka-White po, meron siyang function na mucolytic. Ang ibig sabihin ng mucolytic, pantunaw ng plema, pangtunaw ng sipon. No? At so yung pagsinghot at yung pagdaha, nawawala talaga, no? So very important siya. Nakita niyo yung picture natin ng mga kulay ng mga kondisyon na pwedeng kasama po doon ng allergic rhinitis. Okay. Another question. Ilang capsules po ng 24 alkaline C at gluta everyday po kapag UTI at low blood? Yung kanina to, kung pwede. Okay. Ngayon, ang tanong niya na ilan? Okay. Ang tao po dapat umiinom ng 6 na alkaline C sa isang araw, pero po, kapag low blood po kayo, no, kasabay ng pag-inom ng iron or ng ferrosulfate, no, ang pag-inom po kasi ng ferrosulfate, 1:1. So, pag umiinom ka ng ferrosulfate, di ba sinasabi 3 times a day, yung ferrosulfate, yung iron. Bawat isang inom mo, iinom ka ng isang alkaline C. So, kung 3 times a day, magdadagdag ka ng 3. So, magiging 10 po para sa alkaline C or dun sa vitamin C. At doon naman po sa mga low blood na dahil sa anemia. Kapag may UTI po, stick po tayo dun sa tinatawag dun sa MKD. Doon pa rin po magsistick tayo dun sa timbang. No? At saka kailangan maraming uminom ng water, di ba, Doc? Pag UTI. Tama. Oo. Ito, Doc, medyo, ano, medyo technical ito. Sabi niya, bakit po nakalagay sa packaging ng bottle natin na recommended for not recommended for children, pregnant and lactating women? Okay, no? Lahat po kasi ang tawag natin po diyan blanket statement, no? Ayun. Ibig sabihin, ano talaga, Doc, natandaan mo yung tinuro ko sa inyo. Binutot mo sa akin 'yan, eh, no? Ang tawag natin po diyan ay blanket statement. Ibig sabihin po lahat po, makikita nyo, lahat ng gamot meron na ganyan. Lahat ng supplement meron ganyan. Oo nga. No? Kasi po, kinakategorize natin yan sa class A, B, C, or X kung gaano siya kadelikado pa ganun. No? Ang ibig sabihin lang po na not recommended, kaya nakasulat na not recommended, ang mensahe po na gustong iparating yan ay dapat ikonsulta muna sa doktor, bago magsimula ng kahit ano. No? Buti na lang, doktor si Doc. ang sinasabi po kasi niyan, minsan po katulad ng ibang MLM, minsan wala po silang medical director, minsan po sila-sila lang yung nagpapayo. Kaya po kailangan sinusulat yan na protection sa consumers, no, na para pag binasa nila, sila po mag-isip mismo na magtanong sa doktor. Pero pag rinecommend naman po, no, nawawala po yung precaution kasi nakareseta na siya. Oh, okay, Doc. Last. Oh, sabi niya, last. Ano po ba pagkakaiba, Doc, ng D-gluta sa L-gluta? Eh, the letter, ano ka ba? Ay, nasagot mo naman na pala. Oh, ang dali-dali. Ano ba yan? Hindi, Doc. Hindi. Ang tawag natin sa D at L type, ang tawag natin dyan, isomers. No? Okay. Ang isomers kasi, ang isomers, kung paano siya naka-ikot or kung paano yung chemical structure. Pag sinabing dextro, pakanan yung ikot niya. Pag sinabing levo, pakaliwa. Ang gusto natin yung L-type. Kasi yun po yung, imagine niyo po, meron po kayong susi, lock. Mm. Diba? Meron siyang mga ridges na gano'n. Oo. Kahit pareho silang gluta, nagkakaiba sila ng ibang susi, yun po yung L-type, yung pumapasok po sa katawan natin para umikot, para magamit. Yung D-type po, hindi po nagagamit. Ang tawag po natin dyan, isomers. No? Ayun. Mas nagagamit ng katawan yung L-type. Parang mas napahirap pa. Pero mas medyo, dapat yung tanong ng ganyan. Saan mo naman kinuha yun? Narinig niya kasi sa'yo kanina, Doc. At Doc, bigyan pa natin ito, Doc. When is the best time to take Alka-White and Alkaline C? Is it in the morning or evening? Ang lahat po ng water-soluble na vitamins, katulad ng Alkaline C, is best taken twice a day. Kasi nagtatagal lang siya sa katawan ng 12 to 14 hours. Mm-hmm. So kung kailangan mong uminom ng 30 kasi malala ang sakit, hatiin mo sa dalawa.
ang pag-inom po ng alkawite, ang glutathione ng katawan ay pinakamababa pagising. So, mas maganda na inumin siya pagkagising or tuwing umagahan. Okay. At Doc, may humabol. Totoo na talaga to, Doc. Nagka-diomegaly? Tama ba yun, Doc, yung pronunciation? Cardiomegaly. Cardiomegaly. Yeah. Cardio, wala kasing R. Nagka-cardiomegaly ang dad ng friend ko. Nag-uubo, taking the prescribed medication. What do you recommend, alkaline C and alkaloid? I think the dosage. She's okay. Asking for the dosage. Sige, para magamit natin yung tanong sa kaalaman ng lahat, yung ibig sabihin ng cardiomegaly, cardio is puso, megaly is lumalaki. Yung lumalaki yung puso. Kapag lumalaki ang puso, minsan nahihirapan siya mag-pump, kaya minsan nagkakaroon ng manas, so nahihirapan huminga, nahahapo, naapektuhan ng baga. Kapag yun sa tinatawag po natin na alkaline C, for any cardiac condition sa puso, yung sabi po dati doon sa flyer na ginagamit natin, magdadagdag po ng 8. So sa 6 na iniinom mo dati, magdadagdag ka ng 8, ilan na yun? No, 14. Pero doon po sa nagtatanong, kung sakali yung tatay niyo po ay nakaka-experience ng stress, magdadagdag pa siya ng 3 para doon sa stress lang. No? Tatandaan po natin na mas uunahin ng katawan. Kung ikaw ay may cardiomegaly at nasistress ka, mas pupunta yung alkaline C sa brain kasi 200% yung kailangan nito, kaya tingi yung matitira sa puso. Kaya wag po natin kakalimutan. Doc, dito maraming diabetic ngayon. Yes. Mas recommended sa kanila na uminom ng ng alkawite. Ilan kapag diabetic? Is it enough? Alkawite, Doc. Alkawite. Sa mga diabetic po natin na gustong uminom ng alkawite, no? Unang-una, bago kayo uminom, bawasan niyo po muna yung carbohydrates. So, yun po yung pinaka-safe na gagawin. Ita times 20 niyo po, no? Okay. Times 20 yung kailangan na alkawite. So, kung ano man timbang yan, times 20. Okay. Sige. Alright, Doc. Maraming salamat. Thank you so much. I miss everyone. Thank you, Doc. God bless. I love you. God bless. Thank you. Love you too, Doc. Bye-bye.